Samantha Bernardo, Brand Damage, at Madam Inuts, nakabalik na sa outside world. Sina Samantha Bernardo, Brand Damage at Madam Inuts nga ang huling tatlong evictee ng Pinoy Big Brother Community Season 10 Celebrity Edition. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Then there were two. Sa unang araw ng taong 2022 ay naganap na ang huling eviction sa Celebrity Edition ng Pinoy Big Brother Community Season 10. Mula sa lima ay dalawa na lamang ang natira sa loob ng bahay ni Kuya. Matapos ang matinding mga pagsubok na kinaharap ng mga natitirang housemates noong nakaraang linggo, tuluyan ang na-evict sina Samantha Bernardo, Madam Inuts at Brand Damage. Sa porsyento ng save votes, nagkamit ng 22.63% si Eliza habang 13.60% naman ang nakuha ni Angie. 13.53% naman ang nakuha ni Sam habang 13.03% ang kay Madam Inuts at 0.84% ang kay Brenda. Nang i-anunsyo ang kanilang paglabas ng bahay, nanatili ang mga ngiti nilang tatlo at mas nangibabaw sa kanila ang kaligayahan para kina Eliza at Angie. Gaya ng dati, may mga personal na mensahe sa evictee si Kuya bago sila tuluyang bumalik sa outside world. Brenda, Madam at Samantha, nais ko ipabot sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Pasasalamat para sa mahigit na 11 linggo na ipinakita nyo ang tunay na pakikisama, pagmamalasakit, galing at pagpapakatotoo simula ni Kuya. Ano man ang natutunan nyo sa loob ng aking bahay, baunin nyo ito saan man kayo mapadpad. Tandaan ninyo na palagi ko kayong ipagmamalaki kanino man. Unang kinausap ni Kuya si Brenda, ang fanalong komedya ng Cagayan de Oro. Brenda, mula sa pagpasok mo ng aking bahay, alam ko na isa ka sa magbibigay saya sa iyong mga housemates, bungad ni Kuya. Pero bukod sa iyong kwelang personalidad, ipinamalas mo rin ang bit-bit mong diskarte at pagpupursige sa buhay sa pagharap sa mga task. Maraming nangyari kay Brenda sa loob ng bahay, lalo na pagdating sa pakikisama at pagbuo ng mga relasyon sa mga kasamahan. Ilang beses ay kinailangan niya ring harapin ang kanyang mga kahinaan na ginawa naman niya at binigyang pansin ni Kuya. Bukod sa task, hindi ka rin natakot harapin ang iyong mga kamalian. At naging bukas ka sa hamon ng pagpapakatotoo ng tunay na nasasaktan, nagpapatawad at nagpapahalaga. Dahil sa mga nakita ko, alam ko, Brenda, na may pagkakataon man na ikaw ay nadadapa, mas marami kang dahilan para muling bumangon at lumaban, patuloy ni Kuya. Brenda, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong pagkatao at sana ay patuloy kang maghangad na manalo, hindi lang dito sa bahay ko, kundi patuloy na manalo rin sa buhay. Bilin ni Kuya kay Brenda, keep fighting for all your dreams. Sunod na kinausap ni Kuya si Madam Inuts ang mamabentang live seller ng Cavite. Pagbebenta ang naging paraan mo para mabuhay. At sa pagpasok mo sa aking bahay, naging mabenta rin at minahal ng iyong mga kasama ang natural mong masayahing personalidad, ani Kuya. Sa likod ng saya at tawanan, buong puso mo rin ibinahagi sa lahat ang kahangahangang kwento ng sakripisyo at pagmamahal para sa pamilyang iyong pinaglalaanan. Dahil dito, mas lalo kang minahal ng iyong mga kasama na itinuring ka na rin parang tunay na pamilya at pangalawang ina, dagdag pa niya. Madam man kung tawagin ay naging malapit siya sa mga housemates dahil sa kanyang natural na pag-aalaga sa kanila. Itinuring niyang para mga anak ang mga kasama at pinahalagahan at nirespeto naman siya ng mga ito bilang nanay nila sa loob ng bahay. Lahat ng pagsubok ay iyong kinaya dahil baon mo ang tatag at puso ng isang inang gagawin ang lahat para sa mga anak. Dito sa aking bahay, isang pamilya ang iyong natagpuan. Isang matibay na samahan na hindi maipagbibili kanino man. At naway manatili sa iyo saan ka man, sabi ni Kuya. Masaya mong ipanalo ang laban ng buhay. Huling kinausap ni Kuya si Samantha, ang breadwinner ng Palawan. Samantha, sa pagpasok mo sa aking bahay, ipinamalas mo ang kagandahang hindi nasusukat ng panlabas na anyo, kundi ng puso, sabi ni Kuya. Kilala si Samantha bilang beauty queen at modelo. Pero sa loob ng bahay ay mas hinangaan siya ng mga housemates dahil sa kabaitan niya at pagiging matulungin sa lahat. Hindi nagtagal pusang nagniningning ang iyong ganda sa iyong mga kasama dahil wala kang takot magpakatotoo at nagsilbing liwanag sa kadiliman ng iba. Dagdag pa ni Kuya, pinatunayan mong hindi lahat na reyna ay nagsusuot ng korona. Sa tunay na kompetisyon ng buhay, marami pang mas mahirap na pagsubok ang maaaring dumating. Huling paalala ni Kuya kay Sam, keep fighting and winning.
Tumulo man ang luha ng tatlo sa madamdaming mga salita ni Kuya, puno pa rin sila ng pasasalamat sa lahat ng karanasan, payo, gabay at pagtanggap. Sa kanilang paglabas, sinalubong rin sila virtually ng kanilang mga mahal sa buhay. Masaya naman ako na nakapasok si Brendan ng Final 5. Ang short and sweet message ni Sita Tagaraw, mama ni Brenda. Ate, alam namin na ginawa mo yung best mo. Sabi naman ni Lovely Kabantog, kapatid ni Madam Inuts. Proud na proud kami sa'yo. See you, love you, ate. Proud kami sa'yo, we love you. Mensahe naman ni Nora Bernardo, ang mama ni Samantha. At sa lahat ng supporters, thank you very much and God bless you all. Matapos ang 11 linggo sa loob ng bahay, isa-isa silang tinanong ni Tony Gonzaga kung paano nila ilalarawan ang karanasan nila sa loob ng bahay. Oh my God, sambit ni Brenda. Successful! Happiness, madamdaming deklara ni Madam Inuts. Fulfilling, pahayag ni Samantha. Feeling ko nabigay ko talaga lahat. And I have served my purpose here sa bahay ni Kuya. So sobrang saya kong lalabas. Fulfilled! For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.